Magandang araw sa inyong lahat mga kalyado, isang panibagong balita at pangyayari na naman ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa isa sa mga numero unong taga-suporta ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. At syempre bago natin simulan mga kalyado ay pakilike, share and subscribe muna. And please don't skip ads para sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Isang mainit na balita mga kalyado, actually isang bad news para sa katulad nating mga taga-suporta ni PBBM dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa numero unong taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito na, breaking news, the Supreme Court by a unanimous vote of 15-0 disbarred Attorney Lorenzo Larrigadon for his misogynistic, sexist and abusive remarks against journalist Raisa Robles. At yun na nga ang bad news mga kababayan. Ito kasing si Attorney Larrigadon ay tinanggalan ng lisensya o ng pribilehiyo sa pagkabugado ng Korte Suprema. So sinasabi dito mga kalyado na ang desisyon ng Korte Suprema sa pagtanggal o sa disbarment ni Attorney Larrigadon ay nag-ugat dahil sa nag-viral di umano na video clip ni Attorney Larrigadon kung saan ay paulit-ulit nitong minura at pinagsalitaan ng masama ang journalist na si Raisa Robles. Sa isang statement, ang Supreme Court Public Information Office ay sinabing naghain sila ng motu proprio laban kay Attorney Gadon dahil sa viral video clip nito at kalaunan ay nagbigay ng utos ang kataas-taasang hukuman ng preventive suspension from the practice of law kay Attorney Larrigadon. At ayon sa Supreme Court mga kalyado, ang viral video clip daw ni Attorney Larrigadon ay indisputably scandalous at nilalapastangan daw nito ang legal profession ng isang abogado. At ayon pa sa Supreme Court mga kalyado, ang ginawa daw ni Attorney Gadon ay na-violate ang Canon 2 on propriety of the Code of Professional Responsibility at Accountability ng isang abogado. Base daw kasi sa Canon Law mga kalyado, ay impose the standard that at all times o sa lahat ng oras ay kumilos ng naaayon at panatilihin ang kaayusan mapapersonal man o profesional na buhay bilang abogado. Observe honesty, respect and courtesy, panghawakan ang dignidad, ang legal na profesyon, consistent with the highest standards of ethical behavior. At dagdag pa ng Supreme Court mga kalyado na si Attorney Larrigadon daw ay hindi naisip na ang isang abogado dapat ay expected ng umiwas sa mga scandalous behavior, mapapublic man o pribadong buhay. So napakahirap palang maging abogado mga kalyado no. Konting maling kilos at salita mo lang, maaari kang makasuhan at madisbar sa pagkabogado. Lalo't higit kung mahaluan ito ng pamumulitika. Sana ay nakukuha nyo ang nais kong ipahapyaw mga kalyado. Diba alam naman natin lahat mga kalyado na yung si Attorney Larrigadon ay numero unong taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tagapagtanggol yan ni PBBM sa mga naninira sa kanya lalo na noong araw ng kampanya. At isa na dyan itong journalist nga na si Raisa Robles. Isipin nyo mga kalyado, bakit ngayon pa inilabas ang desisyon ng Korte Suprema? Ang tagal na nung pangyayari mga kalyado, talagang itinaon pa sa pagkakatalaga ni PBBM kay Attorney Larrigadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation ng mga nakaraang araw. Malamang sa malamang merong maimpluwensyang tao o politiko ang nasa likod nito ng desisyon na ito ng Korte Suprema. Opinyon ko lamang ito mga kalyado. Alam naman natin na marami ang galit kay Attorney Larrigadon dahil sa mga maanghang na salita nito laban sa mga dilawan, di ba? Laban sa mga oligarko at laban sa mga taong kumakalaban sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero para sa akin, lahat ng sinasabi at prangkang salita ni Attorney Larrigadon ay pawang katotohanan lamang. Nagkataon lamang ito mga kalyado dahil isa siyang abogado kaya napag-initan siya ng Korte Suprema. Tsaka hindi lang basta abogado itong si Attorney Larrigadon. Talagang sikat na personalidad ito ngayon sa Pilipinas dahil sa mainit na suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, suportado niya si Pangulong Bongbong Marcos, makakalaban din niya yung mga dilawan, mga oligarko na kontra sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre, opinion ko lang mga kalyado, kahit Korte Suprema pa yan o kataas-taasang hukuman, meron pa rin niyang political party na sinusuportahan, di ba? Kaya hindi natin maiwasang isipin na pwedeng sa pamumulitika nag-uugat ang gantong mga desisyon, di ba?
Pero kung tutusin, para sa akin mga kalyado, mas malala pa ang ginagawa ng mga taong mapanira sa puri ng isang tao. Diba? Kilala nyo naman yung si Raisa Robles kung magpasaring kay PBBM. Isama nyo pa yung si Guanson. Ay nako. Kung merong disbarment para sa mga abogado, dapat meron din batas na nagsasabing pwedeng tanggalin sa pwesto o tanggalan ng lisensya yung mga journalist, news anchor o TV network na nagbibigay ng mga bias na balita o informasyon sa mga tao. So anyway, wala na tayong magagawa mga kalyado sa hatol ng Korte Suprema kay Atty. Larry Gadon. Ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto sa pagkakatalaga niya bilang presidential adviser on poverty alleviation. Actually, kakapanood ko lang nga nung latest na balita tungkol kay Atty. Larry Gadon na wala daw siyang pakialam sa desisyon ng Korte Suprema sa disbarment niya. Yung disbarment case ng Supreme Court is something that I have not really paid attention to because I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. So tuloy-tuloy pa rin po mga kalyado ang laban at serbisyo ni Atty. Larry Gadon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya huwag tayong mag-alala dahil ang mabuting hangarin ay tiyak na magtatagumpay. So dito na matatapos ang breaking news natin tungkol kay Atty. Larry Gadon mga kalyado. Kayo mga kalyado, anong opinion ninyo sa hatol ng Korte Suprema sa disbarment ni Atty. Larry Gadon? Please give your thoughts regarding this mga kalyado. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan na i-like and subscribe ang video natin ngayon and please leave your comments. And please pakishare na rin mga kalyado para marami pang makatuklas ng channel natin. I-hit niyo na rin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga future uploads natin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Goal ko ngayon na ma-hit ang 10,000 subscriber. Sa ngayon ay meron na tayong 7,100 plus na subscriber. Sana ay madagdagan pa at ma-reach natin ang 10,000 subscriber. Maraming salamat sa suporta ninyo. Shout out sa inyong lahat mga kalyado na sumusuporta sa channel ni Sir Pau PH. So ayun, basta tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy lang tayo sa pagiging loyalista. Magsama-sama tayong lahat tungo sa bagong Pilipinas. Huwag tayong basta-basta magpapadala sa mga fake news at sa mga paninirang puri tungkol sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulo ay para sa ating bansa. Yun lamang at maraming salamat. God bless you all. Mag-iingat kayong lahat.